Kasabay ng pagtanda, Susan. Oh. Ang iba't ibang kwentong puno ng hugot. Hindi nga ho kayo maubusan dito. May nakakatuwa, may nakakaiyak, pero lahat puno po ng puso. Ito ang Senior Moment! Wala ka sa lolo at lola ko. Wala ka. Sigurado raw busag sa pagmamahal kapag lumaki sa grandparents. Kaya lang minsan, umaabot na raw ito sa pagiging spoiled ng mga apo. Anong spoiled? At minsan, mas nakikinig na sa mga lolo at lola ang mga bata kaysa sa sarili nilang nanay at tatay. Mm-hmm. Bay, makasapon natin ngayon, umaga ang sociologist na si Mr. Jose Leonidas at si Lola Helen Anang, na mayroon din po limang apo na inaalagaan para pag-usapan niya. Ayan. Ay, good morning po sa inyong dalawa. Good morning. Oh, yeah. Okay. Ito naman kaya rin kami pinaupo rito. mga wowat wowa na rin kami. Wo-wo-wo. Oh, Susan, ikaw muna. At so, ikaw malaki problema. Sergio, ngayon na marami na ngayon naiiwan ng mga bata sa kanilang mga lolo at lola. Di ba yung parang siyempre, dyan muna. Parang ngayon kasi pareho nagtatrabaho na yung magulang. Dati naiiwan si nanay, di ba? Hanggang saan ba yung involvement ng mga lolo at lola doon sa pagpapalaki ng kanilang mga apo? May limitasyon po ba? Unconditional yan eh. Okay. Pero ang ano dyan, you have to be sensitive to the needs nung nanay at tatay. Baka inaangkin mo na lahat yung ano, yung task na pagpapalaki. Sagawin. Buwan nga, parang may, ano, follow-up question, Susan. Ganun ha. So maliho yung parang apo, inaangkin nyo ng parang anak na. Mali ba yon? Eh kasi lolo ka eh. Kaya lolo nga lolo. Ay, di ba nga meron ding parents. Eh di ba ang conditional love nga? Oo nga. Pero you have to recognize. Iwan natin silang dalawa. Tapos, ma-recognize mo na may parents. So dapat lalagyan mo ng konting ano? Meron yan distansya. Mm-hmm. Kaya sa amin, sa karanasan namin, pag dinner time, let them talk. Tapos obserbahan mo lang yung ano, yung conversation pero yung, nila. Pero kunyari 9 years na sa inyo yung apo nyo, de, talaga anak na ho ang turing doon, di ba? Oh, pero ganun pa rin na hindi mo kayang angkinin siya. Okay. Ito si Lola Helen. Mm. Magkaiba raw ang paraan nyo ng inyong anak sa pagdidisiplina, pero iba rin ang disiplina nyo sa inyong apo. Ayaw. Mas malo... Diyos ko, ito, di pa ako tapos ang tanong, Lola Helen. Aba, oo, ganun. Lola Helen! Bakit to? Bakit po magkaiba yung pag-aalaga nyo at aruga sa aruga. Apo kumpara nung yung sa mga nanay at tatay nila na anak nyo? Ay, masyado spoiled ang aking mga apo sa akin. Oh. Wow, nako, kapag kinagagalitan ng mga magulang, ay nako, eto na, hugot na ako. O bakit? Kayo lang ang nagluwal. Ako ang nag-alaga dyan. Huwag kayong ganyan sa mga apo ko. Ay, nako. Ba't pinabayaan naman nyo sa inyo? Ay, siyempre, mga nagtatrabaho rin sila. Yun. So, hindi ba pwedeng ano, magagalit yung magulang? Sir Jose, tama ho ba yung pamamaraan niya? Kasi pareho silang sitwasyon nito. Eh. Tama ho ba? Kasi dalawa, may traditional at mayroong modern. Ayun. So, kailangan ma-distinguish natin yan. Ang traditional? Ang traditional dyan ay yung mga, of course, yung mga luma, yung pagdidisiplina na, oy, ikaw, tumigil ka. Pero yung modern, apo, ganito dapat yung nating gagawin. Laging, ano, laging positive, encouraging. Hindi yung parang punishing, pinapunish yung ano. Mm-hmm. Kung hindi, kasi ang buhay natin is, has to be infused with encouragement eh. Kasi minsan, parang nakaka-prostrate na hindi na ho sinusunod yung magulang. Mm-hmm. Dahil tumatakbo kay lola at lolo. Medyo mali na po yun. Merong conflict lagi dyan. Okay. Kasi minsan sabihin ng anak, ba't sabit ni lolo at lola? Ano ngayon ang ano dyan? pag-parent ka. Oh. Kasi di ba ganun din naman sa teacher-parent, sasabihin, sabi ni teacher eh, tama. Mali daw yung parent. Sana na ipapaliwanag. O Lola Helen, bakit kuripot kayo sa mga anak nyo? Sa apo nyo, hindi. Ay, galante kayo. Galante ako sa mga apo ko. Pag sinabi ng apo ko, Lola, pengen pera. Apo, wait lang, eto. Si Lola, gusto ko yung ganon. Wait lang, eto. Ganyan ako sa mga apo ko. Pero ang mga anak ko, si Mama talaga. Ini-spoil niyo yung mga apo nyo, kaya matitigas ang ulo ayun, sa amin. Ayun, nabagin niya. Spoiled po. Oo, ini-spoiled. Yeah, well, sa
context natin ngayon, pag sinabing spoiled, ako, ang role ng ano, ng lolo't lola. Lolo't lola is so-called, talagang sila mag-spoil, no? Ah, tama pala. Para mabalanse. At sila yung talagang ano, kasi... Hindi, sobra ka eh. Laging ano, laging tingin mo lagi doon, positive eh. Positive yung ano eh. Kasi nadaanan mo na yung pag-aalaga ng anak mo. Opo, opo. So graduate ka na doon. So alam mo na yung mga mistakes pero mo. Pero bakit nga ako parang mas mahal ang apo kaysa anak? Oo, oo. Oh. Di ba sabi ko kanina, Sir Jose, kasi ang apo pwedeng maisoli sa anak. Yung anak, wala ka namang, kanino mo sosoli, sa'yo yun eh. Oh. Ganun po ba? Siguro, tama ka rin dyan. Ganun din ang feeling ko eh. Pwedeng, sige, dyan ka na muna. Tapos na. Totoo, mas mahal. Mas mahal ang apo da sa anak. Ganon? Mas mahal ang apo. Mm. Kasi yun ang parang ano mo, feeling bonus. Ko eh. Oo, pero, Sir Jose, kunyari ito ho, as an expert, gusto lang kunin ng anak, ayaw ibigay ng lola. So, paano po yun? Hindi, parang, hindi, tinatanong ko siya eh. Kailangan mag, paano po yun? For the, ano? Mag-usap sila, siya, no? Siya tinanong ko eh. Pag-usap sila, ba't ayaw niya ibigay? O bakit ba? Hindi, kasi syempre, para maalagaan mo ng ito. Ayan, tatlo na ho ang resource person ko rito. O, bakit? Dahil... Para maalagaan mo ng maayos. Uh-huh. O yun, tama. Tama nang pero hindi ba kayang alagaan ng magulang yun? Ha? Ay, mas maganda pa rin ikaw. May trabaho yung nanay eh. Oo. Oh, nagiging violente na po. yung punto mo na, no, kasi economics na yan eh. Okay. Dumadating na kailangan, eh nagtatrabaho. Inihabilin, no? Oo. Oh, mm. Eh yung ano, retired naman eh. Meron naman siyang time. Pwede tsaka iba old... yung Lola Helen, no? Pagkasama niyo yung apo niyo. Ay, oo. Ibang-iba. O yung mga problema, parang, no? Parang namawala. Parang bang ang saya. Oo. Hindi ka naman inaabuso ng limang apo mo? Ay, hindi naman. Kasi... Nasa inyo ba lahat yung lima? Nasa akin. Ba, inaabuso na kayo? Kasi yung mga ginagawa ko kasi, yung mga apo ko, eh, medyo malalaki na sila. Okay. Kumbaga sa ano, sobrang tight ko batiin sila. Nyo, batiin nyo, batiin nyo. Baka ah, hello, mga apo ko. Andito ang lola nyo ngayon. Oo, may pasalubong na ube. So, Sir Jose, huli na lang po ito. Ha. Ano pong maisasabi nyo o mensahe po sa mga, yun lola, mga lola't lola na medyo... Inaangkin na yung apo. Ayan. Kailangan mag-enter kayo sa conversation, sa dialogue. Pag-usapan nyo lagi. Ganun yan kasi mga values na yan lalabas eh. Pwede saka, naman yan, mare-resolve yan. Saka pag may isip na nga, pwede na. Pwede bang manawagan ako sa mga lolo't lola? Huwag niyong kalimutan po ang pagmamano. Pilipinong-Pilipino po yan. Ayaw ang beso-beso, Lola Helen. Pagmamano po ay ating-ating ang lolo'ng paggala. Uy, ako maraming salamat po. Actually, dapat isang oras to eh. Kaya lang po eh, mahalaga pa yung mga balita.